Okay, dahil lahat po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bibles, Luke chapter 24. And let's read many verses this night. Magmula doon po sa verse number 13, hanggang po tayo sa verse number 35. Luke chapter 24. Yan po mga nasa online, I'd like you also to stand up and then you read with us. Sumabay po kayo. Lalo na lang dyan sa grade 3 and 4. Let me hear your loud, loud amen from you. Okay, dinig. Okay. Verse number 13, nandiyan na po kayo. Okay, let's read all together. Ready, go. And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 64 furlongs. Yung 64 furlongs, mga 60, ano bang tawag niyan? Furlongs kasi yan ay 2 feet yun eh. Okay. So at least 60, mga ganan. And that's a village called Emmaus. Yung Emmaus tinignan ko ay baths, parang Los Baños. Yan yung Emmaus. Okay, verse 14. And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Diyan po, ito po yung salita ng Diyos na nais kong tingnan natin. Jesus himself drew near and went with them. Okay. So, dalawang tao naglalakad galing sa Jerusalem, papunta sila ng Emmaus. Verse number 16, but their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, what manner of communications are these that you have one to another as you walk and are sad? And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem and hast not known the things which are come to pass there in these days? And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted, sabi niya ng mga sina Cleopas at yung kasama na, but we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulcher, yung sa libingan, sepulcher. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels which said that he was alive. So may magpatutuo sa kanila na nabuhay, na magmuli sa mga patay ang Panginoong Jesucristo. Verse number 24, and certain of them which were with us went to the sepulcher and found it even so as the women had said, but him they saw not. Then he said, ang Panginoon na nagsumagot sa kanila. Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets,
He expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Ang biran, nag-preach ang Panginoon sa kanila. He expounded to them. How is it to listen to the preaching of the Savior? Amen? Yung iba, marahil ay sawa na sa kapapakinig sa akin. O kaya sa ibang mga preacher. But how is it to listen to the Savior preaching himself? Nakamas din ba kaya siya? Kung COVID. Okay, verse number 28. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, Did not our heart burn with us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? And they arose the same hour, and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them. So nasa church sila. Verse number 34, saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa pribilehyo na pinagkaloob mo po sa amin para magkaroon ng bahagi sa inyong salita. These are precious words. These are words coming from heaven. These are settled in heaven forevermore. Pero kami po, Panginoong Diyos, ay mga makasalanan. Kami po, Panginoon, ay mga napapahamak. We are not worthy, O Lord, even to hear a single word coming from your very mouth. Pero maraming salamat, dakilang Diyos, na niloob mo na kami ay makarinig. Na niloob mo na kami ay makaunawa. Na niloob mo rin, Panginoong Diyos, na meron kaming pagkakataon, kagaya nito, that we can spend a few minutes and maybe an hour so we can indeed muse upon your words, study it, meditate upon it, read and hear it preached. Maraming salamat po for this very, very great privilege. At hinihiling ko po, Panginoon, nang naisin mo kung bakit ang inyong salita ay nakarating sa amin. At patuloy nga pong napapakinggan namin at nababasa namin that it will not return to you void. Kundi gawin niya, Panginoon, ang naisin mo po. Kaya mo hinayaan na ang inyong salita ngayong gabi ay aming mabasa, ay aming marinig at maipangaral. Kaya po, Holy Spirit of God, I pray that you would work in our midst. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. At makita ng bawat isa sa amin. At higit ka pa naming makilala, masigit sa pagkakilala namin sa inyo noong unang kami ay nakakilala sa inyo bilang aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, because when we have received you as our Lord and Savior, then you have made a journey with us. At maraming salamat that you are so interested to walk with us. Maraming salamat po sa pagkakataon. At ikaw ang patuloy manguna sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please, take your seats. Jesus himself drew near and went with them. Ito pong salita na ito ay ipinatala ng Diyos para sa atin
Pamaunawa natin ng maraming mga bagay. But I'll just be talking about a few things. First, is that Jesus walking with them is one of the greatest proof na siya ay muling ang bumangon sa mga patay. Ano, napakahalaga yung katotohanan yan, yung kanyang pagbangon sa mga patay. Because resurrection indeed completes the gospel story. Alam niyo ba kung bakit sinasabi natin na tayo ay ligtas? Sapagkat ang Panginoon ay muling nabuhay. If the Lord Jesus did not rise from the dead, andun at patay pa siya hanggang ngayon, yung ating pananampalataya is in vain. Yung naniniwala tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan, samantalang yung nagturo patay pa hanggang ngayon. Samantalang yung pinaniwalaan natin ay hindi naman nakayanang mabuhay na magmuli. Sinasabi natin na hindi na tayo pupunta sa impyerno at wala nang kapangyarihan ang impyerno sa atin. Samantalang yung namatay hanggang ngayon, nandun pa rin. Hindi siya makalabas. He is still there because of our sins. Natatanan niyo, makinig maigi sa akin. Yung kamatayan ng Panginoon proves that He indeed accepted our sins. Dahil ang bayad ng kasalanan ay kamatayan doon sa dagat-dagat ang nagniningas ng Apayata Supreme. But you see, Jesus indeed had to die for our sins. Kaya nga, sinasabi that He has the key of the gates of hell. Sapagkat noong siya'y pumasok doon, ay muli siyang nakalabas. Sapagkat ang diablo siya talaga yung naroon doon. And no one ever can come out of that hell because they are doomed. Pero maraming salamat ang Panginoong Jesucristo. When He has given His life, yan ang sinabi, di ba, tanda nyo sa Hebrews, He went and led the captivity captive. He went to Hades, sapagkat yun talaga, kailangan yan tanggalin ang mga yun, sapagkat He has to be a victorious person. Kaya ho, wala nang kapangyarihan sa isang mananampalataya ang impyerno sa iyo. Because Jesus is a victorious Savior. Have you been saved? Pag sinabi natin saved, nakatitiyak ka na ba na pupunta ka sa langit? Hindi ka na pupunta sa impyerno. Yun po yung magandang bagay kasi ang ating tagapagligtas, napagtagumpayan niya yan. You know, 1 Corinthians, balikan natin ang 1 Corinthians chapter 15. Para po nagkakaroon tayo ng magandang kaunawaan sa bagay na yan. And 7, verse number 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of the law, the strength of sin is the law. Verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kasi napagtagumpayan niya lahat yan. Napagtagumpayan niya ang kahirapan dito sa mundo. Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Napagtagumpayan din niya ang kamatayan. That's why we thank the Lord that He rose from the dead. Inundo dun sa
earlier dyan sa verse, sa chapter na yan, sa 1 Corinthians, chapter 15. Doon sa verse number 18. But babasahin natin sa verse number 7. If Christ be not raised, your faith is what? Vain. Ano pag sinabing vain, wala lang, katang-isip lang. Walang magagawa yan. Para lang istorya ni, parang istorya lang ni Superman. Pero sa totoo lang, wala naman nangyaring ganyan. Para lang istorya ng mga superheroes, di ba? Sarap naman na kuminsan ay na, ni Steelman. At saka sinong paborito mong ano, sinong paborito mong superhero? Sino superhero mo noon, ano? Brad, wala? Wala ka superhero? Si Darna, hindi. Si Captain Marvel. Wala din? Ingam, sino? Sino superhero mo? Ha? Alin? Si Hadouken? Sino yan? Si Snowball? Ano tawag nun? Si Dragon Ball? Ayan. Hindi ho ganyan ang buhay ng ating Panginoon. Hindi siya katang-isip. You know, the reality is that all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao yan, ano man ang kanyang race, ano man ang kanyang pinanggalingan, ano man ang kanyang background, matalino man yan o hindi, pasado man yan sa kanyang eskwelahan o hindi, mataas man ang kanyang position sa lipunan o hindi. But for all have sinned, at dahil nagkasala, kinakailan maparusahan. At ang parusa ay hindi lamang yung hirap nating nadadanasan ngayon. Kung ikay nagtatanong ngayong hapon, bakit ganito ang buhay natin? Bakit may mga ganito? At nga, yan ay bahagi ng kaparusahan ng Diyos sa kasalanan. In the Garden of Eden, He cursed the earth. He cursed the world. He cursed your body and my body. Kaya ka nagkakasakit. Kaya kung sinasabi mo kaya mamamatay ay dahil matanda o nagkasakit yan, hindi kaya mamamatay ang isang tao ay dahil nagkasala sa Diyos. So bahagi lang yan. Yung mga kahirapan natin ay bahagi ng curse ng Diyos. Yung paghihirap, yung kinakailan magtrabaho ka para makakain, yung kinakailangan magsikap ka para mabuhay. You know, these are all part of the curse that the Lord has made sure it will come to us in this earth because we have sinned. Ang impyerno, iba pa. Hindi impyerno ang lugar na ito. Kung ang turo na narinig mo ay ito na yung impyerno, kasi narinig mo noon yung isang ama dahil ang dami niyang problema, makalayas nga sa impyernong bahay na ito. Ang pambihira, kung impyerno palang bahay niya, edi siya pala yung demonyo. Sino ang mga kasama niya? Demonyito niyang anak at demonyita niyang anak. Hindi pa ito ang impyerno. There is a place called hell. Place called hell. It's a place. Kagaya din ang lugar na ito. It's real. Pero yan ay mararanasan ng isang tao nagkasala. God has cursed, so he's going to hell when he dies. And when he is there, he will be forevermore in hell. Yan talagang kalalagayan ng isang tao. Ng bawat isa sa atin. So we are cursed with a curse. Kaya yung kahirapan natin, ay huwag mong isisi sa iba.
It's just part indeed of the fallen nature that we have. Yan ay bahagi. Para makita natin yung ating pangangailangan sa Diyos. Dapat mong maintindihan yan. And everybody else is going to die because of sin. At isa lang ang paraan ng Diyos para matanggal ang sumpa na yan sa atin. Akala mo ang isinumpa lang, ay yung isinumpa lang yung witch? Akala mo yun lang ang isinumpa ng isang, kaya si Matilda ay isinumpa? Na si Snow White ay kinain niya yung apple kaya siya ay nakatulog. Iyan ay makakatang-isip. Mayroong ginulo ng ginulo ng mga taong yan ang kaisipan at ang katotohanan. Pagkatapos ay pag isinumpa, papangit ka. Kaya sabi niya, ako, hindi naman ako sinumpa. Tingnan niyo nga ang aking mukha, kaganda. Kaya akala mo hindi ka isinumpa. Kahit ikaw ang pinakamagandang babae at ikaw ang pinakapogi sa lahat, isinumpa ka ng Diyos dahil sa kasalanan. Isinumpa tayo ng Diyos kahit ikaw na ang pinakamatalino, kahit ikaw pa ang pinakamayaman. At paano matatanggal yung sumpang yan? Kaya kahit na anong gawin mo na labanan yung sumpa na yan, patuloy yan na kumakain ng iyong buhay, sumisira ng iyong buhay. Nagpapahina sa'yo. Pero isa lang ang paraan para matanggal tayo diyan. That's why God Himself has to come down and die on the cross and shed His blood and that He will have to be buried. Kaya kinakailangan siya mamatay. But He is going to live again. Amen. 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 Ngayon, kung iniisip mo, ganun din ang gagawin mo para ikay, hindi sa pamamagitan mo. Dahil ikaw ay ikinurse na ng Diyos. Isa lamang ang tinanggap ng Diyos na sakripisyo. At yan ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tawag natin dyan, gospel. You know what the gospel is? It's a good news. Dahil yun lang pagtanggal sa ating curse, na inilagay sa atin ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, earlier than that, yet dito, sabi niya sa verse number 2, o verse number 3 ng chapter 15, "For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, in that He was buried, in that He rose again the third day, according to the Scriptures." Yan lang yung tanging paraan, kaibigan, kapatid. O kung para tayo po ay matanggal sa bagay na yan. That's why it's so important that He has to rise from the dead. Hindi lang dahil nakita nila wala na doon yung kanyang katawan. O wala nga yung katawan, kung inilipat lang, wala na siya doon sa tomb. Pero maraming salamat na muli siyang nabuhay. At hindi lang siya muling nabuhay at nawala na siya. No! He was walking with them! Siya ay naglakad kasama nila. Tingnan po ninyo ang salita ng Diyos. Jesus Himself drew over and went with them. Amen! Jesus Himself, yung namatay, pero muling nabuhay. Ayun siya. He went with them. He drew over with them. Lumapit siya sa kanila. What a sight.
na lumapit ang Panginoon sa kanila, siya mismo. Hindi niya sinabing, ay, sama kayo sa akin. No. Kung saan sila pumupunta, He came with them. Have you ever thought about this? Sino ka ba para samahan ng Diyos? Sino ako para samahan ng Panginoon? Kapag may isang malaking tao, tapos nakasabay mo diyan sa paglalakad, sa mataas na tao, isang kilalang tao, hindi, oh, halimbawa, yung napakayaman, napasabay, nagkasabay kayo, kapatid. Ano sa tingin mo? May mukha ka pa bang ihaharap sa kanya o manliliit ka lalo? Isang sikat. Sabihin natin, kasabay kayo. Tapos yan, sabihin mo, eh, pinapalakpakan. Yung pag ganyan-ganyan ka rin. Hindi ka naman yun, kundi yung kasabay mo. Naisip mo na ba? That you and I who are sinners that ought to die in hell, ang Diyos na banal na nagpakababa, namatay para sa ating kasalanan, muli siya nabuhay. So powerful. Siya pa ang lalapit. Amen? Siya pa ang lalapit. Siya pa ang makikipag-usap. That's my Savior. Alam mo kung bakit siya nabuhay na magmuhay? At hanggang ngayon, our Savior walks with us. Spiritually. Ito po yung katotohanan sa ating buhay if you are saved tonight. Ito ang katotohanan ng Panginoon ay lumalakad kasama natin. And He is interested indeed to walking with us. Nais ng Panginoon yun. Pero tanong ko sa iyo, nagkaroon na ba kayo talaga, kumusta yung walking with the Lord? Bawat isang ligtas ay dapat mong tandaan ang mayroon tayong tinatawag na walking with God. Spiritual. So here in this passage, that Jesus coming Himself, Jesus Himself drawing over to them and being one with them, ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, lalo na sa ating panahon. Are you walking indeed with the Lord? Kumusta ang walk with the Lord? So, things that I'd like us to understand about walking with God. Number one, God is interested where we are going. Gusto ng Panginoon na yung pupuntahan mo ay pupuntahan din niya. May mga lugar na ayaw ng Diyos na puntahan mo. Hindi ka niyang sasamahan. Hindi ka sasamahan sa sinehan. Hindi ka sasamahan sa diskuhan. Hindi ka niyang sasamahan sa sabungan. Hindi ka niyang sasamahan sa mga kasalanan, sa inuman. Hindi niyang sasama ang Panginoon sa iyo. But He's interested with where you are going. Kaya kayo nagpapasalamat that we have found ourselves in the church tonight. Ano yung isa sa paboritong puntahan ng Panginoon ay sa templo. When he was still young, 12 years old, andun siya sa templo. Paboritong lugar ng Panginoon.
Yung mga bagong mananampalataya dati, sabi nila nung ini-invite mo sa church, sabi nila, "Pang ayoko, may baka humahiram, baka ako hoy masunog doon sa simbahan niyo." Nakaranas na kayong nagsabi, may nagsabi sa inyo niyan? Baka mas, baka pag upo ko pa lang doon po ay ano nga, masunog na ho ako. Alam nila na ang simbahan ay naroon ang Panginoon. Kaya dapat ay lagi tayong nakikita ng Panginoon saan? Sa pagtitipon. Na makinig ka maigi sa akin. Pag sinabi nating church, hindi lang yung lugar na ito. Although maganda na meron tayong lugar, tukoy na lugar, where we can have church. When we can have an assembly. Sapagkat ang simbahan, assembly, pagtitipon. Ano ang dahilan bakit nagkakatipon sa salita ng Diyos? Yan ang dahilan. Mag-aaral ng salita ng Diyos, aawit na makalangit na awitin siya na maglilingkod sa Panginoon, magbibigay para sa Panginoon. Mag-aaral ng Word of God. Iyan ang sinasabi na simbahan. At tayo maraming salamat, mapalad tayo nung panahon ng Panginoon, wala ho silang lugar. Wala silang tukoy na lugar kung saan gusto ang Panginoon mangaral, andun sila kasama. They will go to the wilderness. Ilang araw sila doon, nangangaral ang Panginoon. Kuminsan pupunta rin doon sa mga bundok. Mangangaral ang Panginoon, andun din sila. Pupunta siya sa mga syudad, pupunta siya sa mga villages, sa mga bahay, andun nagkakatipon sila. They have no place which they can call their own. Pero maraming salamat sa CBBC dito sa Los Baños. Amen. Meron tayong lugar na masasabi natin na dito ang gagawin natin ay magtitipon at tayo ay maglilingkod sa Diyos. Mag-aaral ng Kanyang salita. Makikinig ng Kanyang salita. Bata, makinig sa akin dito. Yan ang sinasabi nating simbahan. At ay nagpapasalamat sa Panginoon. And Jesus is interested with where you are going. At ay nagpapasalamat sa mga kabataang naririto, sa mga old, sa mga matatanda na naririto. At kahit mga senior citizens na naririto. We can be assured that Jesus walks with us. Kaya pag wala ka sa simbahan, paano mo masasabing you walk with God? Sa panahon na ang sabi ng Diyos, ay dapat naroon kayo. Inalagpaumpisa ng gathering na ito ay ang Panginoong Jesus. Basahin mo ang Bible, makikita mo that He called His disciples unto Him. And then He started that week after week after week. Kaya nung ating nabasa, nung pagpunta nila doon sa Jerusalem, nandoon, they gathered together, nasa simbahan. Ang mga disciples, ang mga 11 disciples. Interesado ang Panginoon. You see, they were going to Emmaus. Hindi ko alam kung, di ba, sabi ko sa inyo, mga baths, ibig sabihin, mga parang Los Baños, di ba, maraming mga, ano ba tawag natin sa bath yung mainit? Hot springs. Marami doon, di ba? Puntahan. So, nandito din sina Cleopas. At yung isa pa, papunta sila doon. Pero tingnan niyo, when Jesus walked with them and talked with them, by the way, what has happened? Nung makita nila yun, bumalik sila kakagad. Saan? Sa simbahan. Hello. If you say that you have come to walk with the Lord, you will be in the church. If you disdain His assembly, His coming together, then I can say, it's very clear from the very word, hindi ka lumakad na kasama ang Panginoon. Dahil ang kasama ng Panginoon, dadalhin ka sa simbahan. Amen?
Dadaling ka sa simbahan. Kitang-kita natin ito, itinala ng, alam mo kung bakit itinala ito ng Panginoon sa atin? Para maunawaan natin, walking with the Lord. Hindi lang yung basta, walking with the Lord. Ay, ako naman na hindi nakakalimot sa Diyos. Kahit wala ako diyan, ako ay nandiyan na kaya ang aking espiritu. Pambihiraan namin mga espiritong yan. Andun naman yung pag-ibig ko. Anong andun yung pag-ibig mo? Pumunta ka sa simbahan sapagkat yun ang dahilan at yun, yan ang palatandaan na lumakad ka nga kasama ng Panginoon. Kung wala ka sa simbahan, ay di wala nga. Kanino ka lumakad? Eh di yung nagpalayo sa'yo. Kung sino sinamahan mo at inilayo ka sa simbahan, kaaway ng Diyos yan. Yan ang dapat mong tandaan. Kaya kung ang mga kaibigan mo ay kukutsain ka para hindi ka na sumimba, pumunta sa bahay, sambahan at makinig ng salita ng Diyos, o maglingkod sa Panginoon, they are the friends of the devil. Hindi yan sa Panginoon. You should not walk with them. You walk with the Lord. Because if you walk with the Lord, tinan yung kanila naging ugali. And they rose up the same hour and returned to Jerusalem. Ano yun? Gabi na. Gabi na to eh. Kakakain lang nila ng dinner. Ang sabi nga, kaya nga inimbitahan nila ang Panginoon. They constrained Him saying, abide with us for it is toward evening. Ano ba evening? Gabi, tama? Gabi na. Pagkatapos kumain sila, pagkakain nila, pinakita ng Panginoon sa kanila, pinaunawa sa kanila ng Panginoon. At nung mahimasmasan na sila, anong ginagawa natin? May evening service nga pala. Amen? May evening service. O yun, di pumunta sila. Because they walked with the Lord. Because the Lord is interested with where you are going. Yung naumpisahan mo ngayon, at kung ikaw ay naririto, then keep coming to church. Because that is indeed a proof that you have walked with the Lord. Amen. Kumusta ang walking with the Lord? So first is the place. In walking with the Lord, the topic is very paramount. And in walking with the Lord, nakikita ng Panginoon, anong pinag-uusapan ninyo? Sabi ng Panginoon doon sa verse 17, di ba? What manner of communications are these that you have one to another? Verse number 18, and the one of them whose name was Cleopas answering said, and art thou only a stranger? Hindi mo ba alam yung nangyari concerning Jesus of Nazareth? Sa pinag-uusapan nila yung Panginoon. Amen. Ama, interesado ang Panginoon na pag-usapan natin siya. Hindi yung kapitbahay natin. Ay, kayo mga chismosa, kayo mga marites dyan. Ang hilig mo na pag-usapan ng mga alam mo, interesado ang Panginoon na mapag-usapan natin siya. At alam niyo, pag pinag-uusapan natin ang Panginoon, He also speaks with us. Tingnan niyo, sabi ko nga sa inyo, biro mo nag-preach sa kanila while they were walking. I love that. Amen. And ang Panginoon ay naipag-usap. Mangyayari ba yun? Mangyayari yun, kapatid. Paano po yun? E di magbasa ka ng Bible mo. Ano pag binabasa mo ang Bible mo? Ito yung sinasabi, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
Iyan po yung end goal ng Bible reading. Alam nyo, kahit na naintindihan mo yung mga pangyayari kay Jose sa lahat ng mga bagay, it should always point to the Savior. Yeah, tuwan-tuwa tayo sa istorya ni Jose. Si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Kung okay, meron nga isang member ng church na ito, sabi niya, alam niyo, Pastor, pag dumarating na ako dyan sa istorya ni Joseph, at talagang hindi ko, kahit sinasabi na hanggang dito lang yung babasahin, babasahin ko po hanggang matapos. Alam niyo kung bakit? Kasi kada daan ko diyan sa istorya niyan, ay pambira, ako'y naiiyak talaga na natutuwa. Bakit siya naiiyak? Pero mo ngayon, si Joseph kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Dahil paborito ni Jacob. Pagkatapos niyan, gusto siyang patayin. So, ang imbis na pinatayan, sabi naman, nag-usap-usap sila, yun ang kanilang meeting. Ano na lang, sayang naman kung mamamatay ito, pagbili na lang natin. Aba, ay businessman. Oh, pinagbili. Pagkatapos siya, sa murang edad na yan, ay nawala sa kanila sapagkat ipinagbili bilang isang servant. Pagkatapos doon, siya ay doon sa Egypt, doon siya naglingkod. At pagkatapos noon ay masama pa nangyari, hindi lang siya naging servant doon ng isang general, kundi binigyan pa siya ng kasalanang hindi naman sa kanya. Pagkatapos siya ay nakulong dahil doon sa hindi naman niya kasalanan. Alam niyo, hindi lang yan isang araw o dalawang araw. Hindi lang dalawang taon yun. Yung paghihirap ni Joseph. Ilang mga taon ang binuno niya nung siya naging servant. Nung siya ay nakulong. Pero isang araw ay tinanggal siya ng Diyos. And then, he became the second most powerful man in Egypt. And he saved a posterity and a nation. Pero alam mo, pag binabasa mo yun, natutuwa tayo kay Moses, kay Joseph. Pero ang reason bakit inilagay dyan ay para makilala natin kung sino ang Panginoong Jesus. Yan po yung ibig sabihin yan, walking with the Lord. Not only because you have read the story, not only because you have heard the preaching of the word, o marahil natutunan mo, ang dami mong natutunan doon sa preaching, ang daming mga bago pagkatapos, mga prinsipyo sa buhay na iyong gagamitin, makatutulong sa buhay mo, makatutulong sa iyong kabuhayan. Pero gusto mong maunawan mo, when you walk with the Lord, then all the scriptures will always point to the Savior. And you will know Him more. Mas makikilala mo siya. And you will love Him more. And you will serve Him more. Kaya kung nagdadalawang isip ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon, anong ipawardi-wardi sa paglilingkod? I tell you the truth. You must walk with the Lord. Dapat matutunan mo talaga maglakad kasama ang Panginoon. You know, when you have to walk with the Lord, you would love your Bible. Kaya yung Bible reading mo, yes, this church, and as your pastor, I always tell you, keep reading your Bible. Pero hanggang doon lang po ako. You should learn to walk with the Lord. Dapat mamahalin mo ang salita ng Diyos. Mag-set aside ka ng panahon kung kailan mo yan babasahin. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Do not let one day pass without walking with the Lord.
Ay, sasabihin mo, ako naman ay hindi nakakalimot sa Diyos eh. Maganda pa naman ang aking suot. Bakit suot ba pinag-uusapan natin? To walk with the Lord is really to walk with His Word. Eh, dapat ay lagyan mo ang iyong isip. Eh, alam ko na kasi yun. Lagyan mo pa rin ang iyong isip ng salita ng Diyos. Ang iyong mata ay pabasahin mo ng kanyang salita. Marunong ka namang magbasa. Amen! Ngayon, kung hindi ka marunong magbasa, marahil, meron namang audio Bible. Amen! Eh, hindi po ako makarinig eh. Pipit, bingi, nakakakita ka? Pwede. Oo. Oy, marunong naman magbasa. Marunong magbasa ang mga yan, di ba? Marunong ka magbasa? Totoo? Sige nga, basahin mo ngayon. Oh, sige, basahin mo. Yung una, yun nandoon, oh. Doon sa letrang yan. Ayan, sige. Tingnan mo kung nakakabasa. To. Oh, ano yan? Oh, ganyan, oh. Jesus yun. Sa kanila, Jesus. Hindi marunong magbasa. Ito, nasa Bible, yung Jesus. Tama? Oh. Ito nga, basahin mo nga. Ito. Ito, oh. Ah, dem yun. Oh, ganun-ganun pala yung dem. Akala ko ganun. Eh, ito. Oh, basa. Ah, drone. Ah, lapit. Oh, drone near. Oh, alam nyo na? Oh, Jesus near them. Oh, marunong. Siya nga marunong magbasa. Ikaw pa kaya? Kaya tanong ko sa'yo, ilang oras ka magbasa ng salita ng Diyos? Ang dami mong oras para magbasa sa iyong libro, sa iyong notebook. Ang dami mong panahon sa Facebook. Then you say you're walking with God? You're not walking with God. You walk with God! Ang dami mong panahon makipagkwentuhan sa iyong kaibigan? I encourage you to walk with the Lord. Because God is interested sa laman ng isipan mo at sa laman ng iyong bibig. Pakipag-usap. Ano interest mo? Sanan? Ang interest kasi nakikita yan sa pagkakwentuhan eh. Nakikita yan sa usapan. Ano pinag-uusapan nyo? We must indeed have time with His Word. You must have your Bible reading. Amen? Give time for Bible preaching. I encourage you, hindi lamang linggo na ikay makinig ng preaching. You can listen to preaching every day if you would like to. Amen. Ikay nakikinig nga ng mga awitin, ng mga spaghetti patas pababa. Hindi nyo na alam yun, ano? Ano mga kanta nyo ngayon na maalam? Ano nang bago ngayon? Ha? Anong bago ngayon, Lawrence? Madami? Oh. Yeah, pag buwas mo lang ng ano, yung iyong cellphone, ang daming laman na musika yan. Ah. May panahon ka nga doon sa... Tingnan mo, naurasan mo na ba? Ilang oras kang mag-scroll sa Facebook mo tapos meron mga... Di ba may mga... May mga ano yun? Yung mga movies ba yun? Na ano, kinakat lang snippet? Di ba may mga ano yan? Kung minsan 3 minutes, yung iba 5 minutes. Tama? O nakalima kang, tigpa 5 minutes. Ilang minutos na yun? Ah, sa akin ginawa kundi tawa lang na tawa. Nakatawas mamaya, di papunta na. Tingnan mo yung oras mo kung ilang oras yun. Sa katatawa na yan. You walk with the world.
You have been walking with the world. But learn to walk with God. Hindi ko sinasabing, wag na, hindi mo na gagawin yun. But I'm saying, you walk with God. May panahon ka sa layaw. Ba't hindi mo bigyan ng panahon ng Bible preaching sa iyong buhay? Give time for Bible teaching. Kaya umattend ka ng Sunday school. Ano ito problema ng marami. Pupunta sila sa preaching service, pero hindi sa ano, hindi sa teaching. May Sunday school. Paano naman kasi? Alam mo, 8:30 ang umpisa. Pero babangon ka, alas 8 na. Tapos sa Kalamba ka pa. Ay, wala ka namang helicopter. Ay, alam mong matraffic. Eh, sabihin mo nga sa akin, isang oras na nga lang na Sunday school, nanakawin mo pa. Hello? Isang oras lang na pag-aaral ng salita ng Diyos, ninakaw mo pa. Tapos darating ka na sa simbahan, late ka na, 8:45 na, pupunta ka pa na CR. Tapos mag kung ano-ano pang gagawin mo. Papasok ka doon sa inyong klase, ano na mangyayari? 9:00 na. Ay, nasa pang ilang, bilang puntos na yung teacher. Tapos pagpasok mo, buti sana kung makikinig ka kaagad. Aba, pag-upo pa lang dyan eh. Mang-iisturbo pa. Nasaan na? Ano sinasabi na? Ay, pati, asan ba yung axe? Uy, yung axe. Pero may, late ka na, nang-iisturbo ka pa. Aba, ay, anong matututunan mo? Tapos sabi, where did you go? Sunday school. Oh. Did you walk with the Lord? That's not walking with God. Alam niyo, tingnan niyo sa mga, sa trabaho ninyo, pag alas 8, pag alas 8, trabaho mo, o kaya pasok mo, anong oras ka pupunta sa opisina o sa eskwelahan? 7:30, tama, alis ka na kung 30 minutes lang yung lakbayin. O sa atin, anong oras ba ang ating Sunday school? 8:30. O anong attitude mo? Hello? Anong attitude mo sa 8:30? Aalis ka sa bahay niyo 8:30. Ano matututunan mo? Give. Sa eskwelahan, pumapasok ka mas maaga sa time ng flag ceremony. Di ba pag flag ceremony, anong natutunan mo doon? Bayang mag-iliw, perlas-perlas nganan, alap ng puso, sa jijij mo ibubay. Di ba? Yan lang mga lang. Hanggang ngayon ay pare-pareho pa rin. Hanggang ngayon ang iyong kanta pa rin ay sa ang bituin at araw niya sa langit mong buhaw. Biro mo yun, hanggang ngayon ay hindi mo man ma-pronounce. Na high school ka na, hanggang ngayon sa langit mong bughaw, sa langit mo'y buhay. Yun pa rin ang sinasabi mo. Ay paano? Pero maaga ka. Ay sa simbahan, kailan ka naging maaga? Bahing sa 8:30 na yan ay nandyan ka. Give Bible teaching time. Is that to walk with the Lord. And let Him expound the Word for you. Ano yun? Paano ba nag-i-expound ang Panginoon? That's why you have to meditate. Alam mo yung ine-expound niya.
Tingnan niyo yung sabi nila. Nakaranas sila. Sabi nila. And they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures? Alam mo, dapat yun ang hanapin mo sa buhay mo. Amen. That God touches your heart first when you read the Word of God. Mag-isa ka, pero nakakaranas ka that God is touching your heart. He's burning inside your heart. Pag ikay naikinig ng preaching, God touches your heart. Kinukonvict ka. That's walking with the Lord. If you are in Bible teaching, nasa Sunday school ka pa lang, then God is burning this truth in your heart. You know, how does God burn those truth? Nakikita mo kasalanan mo. Nakikita mo ang kakulangan mo. Nakikita mo yung need mo. That's why He said, did not our heart burn? It means that Jesus is walking with us. So hindi dahil lang ikay sumimba, ikay nakinig, kumuha din ng mga puntos. But if these things did not burn in your heart, then you've got to pray more. Lord, walk with me. Lord, walk with me. Alam mo bakit nakakatulog ka? Because it's not burning in your heart. Alam mo kung bakit nawawala sa isip mo? Because the Word is not burning in your heart. Dapat yan, whenever you come to church, whenever you sit down and read the Word, whenever you study the Word of God, let those words burn in your heart. Then we can say that Jesus indeed walked with me. Sa totoo lang mga kapatid, ditong maghapong ito, has the Lord walked with you in this manner that the Word of God burned in your heart? We thank God we are here. But did His words burn in our hearts? May nangyari ba? Nasunog ba yung kasalanan mo? Nasunog ba yung katamaran mo? Nasunog ba yung panlalamig mo? Pinakita ba ng Diyos ang mga bagay na baguhin mo sa iyong buhay? Nakita mo ba yung katotohanan niyan sa iyong sariling buhay? Did it burn in your heart? In the core of your life, the very Word of God. O hinintay mo lang matapos, kailan ba magkukonklud si pastor? You see, we must indeed let Him expound. And do you know, the other thing, when things have burned in your heart, you would invite Him to tarry with you. Sasabihin, kaya tingnan niyo sa verse 29, but they constrained Him, saying, abide with us. Panginoon, itong natutunan ko pong ito, this walking with you, please Lord, I'm going to decide, and I'm going to follow through. Pero Panginoon, samahan niyo po ako. Alam ko ako'y tinatawag ng Diyos sa gawain. Alam ko tinatawag mo ako. I know it. It's burning in my heart. But Lord, yes, I will decide. But please, abide with me.
samahan mo po ako. Alam niyo ang Panginoon, when we invite Him, He will never leave us. And nakakatuwa ang Panginoon. Binuman nung in-invite siya, but they constrained Him saying, abide with us. He went in to tarry with them. And then natanggi ang Panginoon. Kung totoo yan sa puso mo. At kung ikaw ay naririto ngayong gabi, at hindi mo pa alam kung saan ka pupunta kung kaya man mamamatay, you can invite Jesus into your heart and He will save you. And He will abide with you forever. At kung ikaw ngayon ay nanlalamig at hindi ka na lumalakad ayon sa ating Panginoon, I'd like you to invite Him to abide with you. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin. Sa inyong salita. Thank you because you yourself drew near and went with the disciples. At alam po namin na hanggang ngayon, you do the same thing in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Pero kung meron po dito, dakilang Diyos na hindi pa nakararanas, una ng kaligtasan, hinihiling ko po na siya ay maligtas. Na siya ay magkaroon ng pag-asa ng sangkalangitan. Kung meron po dito ligtas na, pero hindi pa siya tumutugon sa inyo sa tubig ng bautism, I pray na marinig niya ang inyong panawagan. And let this truth burn in his or her heart. Meron po dito, Panginoon, na nanlalamig o napapalihis sa kanyang apong paglakad sa inyo, I pray. Ibalik mo po, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon. Help us then that we improve our walk with you this day henceforth. Pagpalain mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyayin, kung may mga bisita natin dito, and I'd like some soul winners to go with our visitors. Sa mga first time po meron po. At kung dito po, kayo ay saved na pero hindi pa naka sumusunod sa tubig ng bautismo, I'd like you to follow the Lord in water baptism. Now let me ask the brethren tonight, how's your walk with the Lord? Are you walking with God? Nakakaranas ka ba ng totoong pagkipaglakad sa Kanya? O may mga panahon sa buhay mo na hindi ka nalakad? Jesus wants to walk with you. At hindi ka lumapit sa Panginoon, may pag-usap sa Lord. The altar is wide open. You just cough. Talk it out with God. Lord, here am I. I'd like to walk with you. Please walk with me. May mga bagay sa aking buhay that I should really do for you.